Ika-24 ng Marso, ikatlong linggo ng Kwaresma, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala niyo ba'y mas makasalanan ang mga taga-Galileyang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galileya dahil sila ang nagdusa? Hindi, at sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayun din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala niyo ba'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko, hindi, pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, "May taong may isang puno ng igo sa kanyang ubasan, at pumunta siya para maghanap ng mga bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 'Tatlong taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na iyan, at wala akong makita. Putulin mo iyan at pampasikip lang sa lupa.' Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, 'Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya, pero kung hindi, saka mo siya putulin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nag-aalaga, nagliligtas. Tatlong bagay ang ipinaihiwatig ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Una, walang pinipili ang kamatayan. May mga taong napapahamak hindi dahil makasalanan sila, kundi dahil biktima lang sila ng pagkakataon. Katulad ng mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato at ng 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe. Ikalawa, tiyak na may kaparusahan ang kasalanan. Kung hindi magbabago ang tao at magpapatuloy siya sa kasalanan, talagang mapapahamak siya sa bandang huli. Ikatlo, ang mabuting balita. Ang sabi ni Jesus, "Kung hindi kayo magbabago." Sa makatuwid, kung magsisisi ang tao at magbabagong buhay, hindi siya mapapahamak. Ang tinutukoy na kapahamakan dito ay hindi ang kamatayan sa mundong ito, dahil nauna nang sinabi na makasalanan man o matuwid ay tiyak na mamamatay. Ang tinutukoy na kapahamakan ay ang walang hanggang kaparusahan sa kabilang buhay, pero hindi dapat matakot ang tao. Ang maikling talinhaga ng punong igos na hindi namumunga ay hindi isang pagbabanta kundi isang pampalakas loob sa mga taong nagkakasala. Ang may-ari ng punong igos ay kumakatawan sa mga taong mapanghusga sa mga makasalanan, katulad ng marami sa mga Pariseo, mga eskriba at iba pang mga pinunong Hudyo sa panahon ni Jesus. Ang tagapag-alaga ng punong igos ay malinaw na kumakatawa naman kay Jesus. Malinaw ang pagkakaiba ng dalawa. Pera lang ang puhunan ng may-ari ng punong igos. Kaya tubo o kita lang mula sa kanyang puhunan ang mahalaga sa kanya. Kung wala rin lang bunga ang puno, sayang ang perang ginaso sa pataba at ipinabayad sa tagapag-alaga, at sayang din ang lugar na ginagamit ng puno sa ubasan. Kaya mabuti pang patayin na lang ang puno. Sa kabilang banda, ang kanyang sarili ang puhunan ng tagapag-alaga. Oras at pagod niya ang ginugugol sa pag-aalaga ng punong igos. Mahalaga sa kanya ang mismong puno, hindi lang ang magiging bunga nito. Inaalagaan niya ang puno hindi dahil kailangan niya ito, kundi kailangan ng puno ang pag-aalaga. Sa madaling salita, inaalagaan niya ang puno dahil mahal niya ito. Kaya hindi niya maatim na putulin ng gano'n na lang ang puno. Ganito rin ang Panginoong Jesus sa ating lahat na makasalanan. Dahil mahal niya tayong lahat at ang bawat isa sa atin,
Hindi niya gugustuhing mamatay tayo at lalong hindi niya gagawing patayin ang kahit sino man sa atin. Sa katunayan, siya pa nga ang namatay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Totoong matiyaga, mahabagin at mapagligtas ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Binibigyan niya tayong lahat ng pagkakataong makita ang ating mga pagkakamali, magsikap itama ang mga iyon at magsimulang mamuhay uli sa gabay. Kapangyarihan at pagpapala ng banal na Espiritu habang may buhay, may pag-asa. Pero kung hindi tayo magbabago,